boss, magandang umaga po at kumusta po kayong lahat at welcome po muli sa ating Munting Channel. So panibagong araw po tayo at panibagong vlog at syempre panibagong blessing mga boss, dahil every gising po it's a blessing. So ayan, nandito po tayo ngayon sa Orak. So gagawa po tayo ng hagdan, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung hagdan na gagawin natin at kung ano yung mga materyales. So nandito na po tayo sa job site, papakita ko lang po sa inyo no yung gagawin nating hagdan, kung paano natin siya ile-layout. Ayan. So ito siya mga boss no. Ito yung gagamitin natin sa ating hagdan, yung high beam. Ayan, napakakapal mga boss. Talagang solid yung kanyang bakal dito. Ayan. Ito siya mga boss. Napakabigat nito mga boss. It's kumbaga heavy duty siya. Ayan. Dalawang piraso. At dito sa loob, papakita ko sa inyo kung saan natin siya. Ilalagay or ipepesto. Ayan mga boss, dito natin siya ipepesto. Ayan, ili-layout muna natin ngayon. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang plano, no? Meron siyang plano. Ayan siya mga boss, no? Ayan. May puro I-beam siya. Tapos meron lang tayong MS plate para dun sa kanyang kahoy. Ayan. Naka MS plate siya. Bali, ganyan siya mga boss. Ayan. Meron siyang MS plate na 6mm. Ayan. Yung kanyang details. Ayan siya mga boss, no? Magkakalanding siya ng... So, bali yung step niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. 15 siya, pang 16 dun yung sa dun sa pinaka floor niya sa second floor, pang 16 yun. So mga, ayan, samahan nyo kami dito mga boss sa paggawa ng hagdan. Kasama natin si na foreman. Ayan, saka si Kambal. Paring Kambal, oh. Ayan, oh. Yung plumber. Ayan o, si Form. Kasama na naman natin si Form. At yun dito, ipapakita ko lang sa inyo mga boss. Hagdan lang yung ginawa, gagawin natin dito. Tsaka si Nadnad. Ayan yung nag-install na ng span drill. Ayan, yung kanyang span drill mga boss eh, parang wood finish siya. Ayan. Ito siya. Yung span drill. Si Kayong, oh. Kayong. Si siya, shout out mo Kayong. Shout out kay Boss Magic. Ayan. Ito yung kanyang span drill mga boss. Para siyang kahoy, no? Meron siyang aspi. Ayan. Ayan siya mga boss. So samahan nyo kami sa pag li-layout nitong hagdan. Papalis ko muna itong scaffolding nila, edge frame. Ayan, para ma-layout ko ng maayos. Guguhit muna siguro natin dun sa kanyang ano dun, sa kanyang wall. Kailangan may perfect natin yung kanyang layout dito bago natin tabasin yung high beam dun. Okay. Ayan. So papakita ko rin sa inyo sa itaas niya mga boss. Ayan, ito lang yung pinakagdan niya. Akyat tayo mga boss. Ayan. Nakatiles na yung dito. Ayan. Ben, nakatiles si na Ben dito. Ayan, 1 meter by 20, no? Ayan, 1 meter by 20 yung gamit nilang tiles dito mga boss. Ayan, dry pack. Dry pack upak, no Ben? Yeah, dry pack upak. Ayan. Kasama niya si Kuya Danny. Ayan. Dry pack upak. Dry pack upak. Ayan. Siyempre, kanilang door jam. Bakal. Ayan. Siyong-siyong, oh. Dami niyang pinipinis dito. Ayan, medyo may design yung kanyang pinaka-balcony dito sa taas. Ayan.
Pinipinis mo na, no, Song? Pinipinis na po ni Song Song. Ayan. Hindi po tayo yung nag-trusses nito at hindi po tayo yung nag-latero. Gawa nga po nung may latero po si yung may-ari nito. So, yung gagawin natin yung agdan lang. May gumawa dito ng ibang paglalatero, no? So, nai-recommenda lang tayo dito sa agdan. Medyo solid yung kanyang hagdan. Ayan. Naka high ceiling siya dito. Okay, mga boss. So ayan guys, nahilayat na natin. Ayan siya guys, no? Hindi natin nasundan yung plano niya. Para nagdagdag tayo ng step dun. Ayan. So nakalayat na rin yung high beam dito. Babaw na lang natin yung high beam dito. At saka yung dito. Magkocross siyang ganun dito, mga boss. Napakiat siya ganun. Maglalanding siya dito, tapos yung dito papantay naman siya, tapos maglalanding siya doon. Sinisil-sil na ni Andrew doon, lalagyan natin ng MS plate yun, doon tutumpo yung ating high beam. Ayan. Lalagyan na muna natin ng MS plate yun. Ayan. Medyo matrabaho itong agdan natin, gawa nga po nung bigat yung mga bakal natin dito. Ayan, yung palalapad ng bakal natin, yung high beam natin is 26 cm. Ayan, 26 cm. Ayan yung thread niya tsaka yung riser natin, mga boss, 12 inches tsaka yung taas niya is 7 inches. 7 inches yung kanyang riser. Ayan. Ito siya guys, nalagay na natin yung kanyang plate dito. Dito siya, dito natin itutumbok yung high beam natin papunta doon. Ayan, nakalagay na rin yung isang high beam doon. Kukuha na lang natin ng slide dito. Ayan. Ayan siya, mga boss. Nailagay na yung isang high beam dito. Ito siya. So dito na ako kumuha ng kanyang slide. Kinuha ko lang yung slide nito, mga boss. Gumamit lang ako ng pattern dyan na hardiplex. Kinuha nang ko to tsaka ito. Ayan. Papunta dun, mga boss. Inagyan ko lang ng tansi dun. So ilalagay na natin yung dito nyan. Ayan. Tapos yung dito naman. Ayan, napakabigat ng high beam na to, mga boss. 10 mm. Ayan, so yung high beam niya nandun na, nakatabas na, mga boss. Ayan. So yun. Ito siya, mga boss. Nakuha lang ko na ng slide. Ito yung ginamit natin pang pattern sa kanyang slide. Ayan, presensya na, mga boss. Naulan kasi. Ayan. Ito siya, mga boss. Ayan. Ito yung kanyang slide. Ayan. So gamit IR duplex lang ito. Kita ko sa inyo, mga boss, no? Ayan. Ayan siya. Ayan, ganyan lang ko lang siya. Inactual ko lang siya dun, itong IR duplex na to. Tapos ikinat ko na tong high beam natin. So yun dito naman sa isa. Ito naman yung ginamit ko. Ito naman yung ginamit ko. Ito siya. Ayan, IR duplex din to, para di tayo mahirapan. Kailangan meron tayong pang actual. Ayan. Ayan siya, mga boss. Ayan. So ilalagay na natin muna ito. Ayan. Ilalagay na muna natin tong kanyang napakabigat, mga boss. Ayan. Kami sabi, mungkin pula. Terima kasih.
Ayan siya guys, nailagay na rin yung dito. Ayan. Ayan siya, ayan yung ating layout. Ayan, nailagay na. Medyo, ayan, nakaradyo siya dito. Lagay na lang tayo ng angular dito. Para dun sa kanyang step na kahoy. Kahoy yung step niya dito mga boss. Parang naka-float yung kahoy niyan. Pag nailagay yun, parang naka-float siya. Angular yung ilalagay natin dito na 2x2x4mm. Ayan, 4mm naman yung angular doon. Magpiprint din tayo ng angular dito. Dun sa kanyang landing. Landing niya, ayan. Ayan yung kinalabasan niya mga boss. Ayan. Tapos meron pa tayo dito. Ayan, meron pa tayo dito. Meron pa tayong isa dito. Para dito siya kumunik. At meron tayong isang pinaka poste naman dito sa baba. High beam din yun mga boss. Ayan. Ayan. Akpakatibay niya mga boss. Meron tayong plate dun. Winelding natin dun sa kanyang mga bakal dun sa biga. Kinonek natin dun para matibay. Ayan siya. Ito naman yung gagamitin natin na angular mga boss. Ayan. Andito na din. 4mm. Ayan. Para matibay siya. Ayan. Guys, alas 5 na. So, abangan nyo yung pagtatapos ng ating gagawing hagdan dito. Gamit ay I-beam. Ayan. So, ito pinapabricate ko na yung kanyang bilang pagpatungan ng ating step. Ayan. So, paligay niyan siya guys, no? Mga boss yan. Ika-cut ko pa to. Ika-cut pa to. So, 45 pa natin to tsaka dito. Paligay niyan siya. Ayan. Ayan. Paligay niyan siya, boss. Mga boss, pag nailagay to, so, siguro bukas na. Oras na. Papabricate muna natin lahat yung ganito, yung angle bar. Ayan. Tapos, meron siyang nakaganyan siya dito, mga boss. Patungan ng ating step dito. Okay. Siguro ipupulwed ko na lang to pag nailagay na natin lahat ng kanyang step. Doon na lang doon na tayo magpupulwed. Para minsanan na lang yung ano. Ayan. Abangan nyo po yung pagtatapos nung ginagawa nating hagdan dito kay Sir dito sa bahay ni Sir Richard Punsalan. Ayan. Shoutout po kay Sir Richard Punsalan. Ayan. Boss, hanggang dito na lang po muna at magkita-kita po tayo sa pagkatapos ng ating ginagawang hagdan. Ayan, mag-ingat po kayo palagi. Paalam po muna.